So, good afternoon mga friends. Samahan niyo akong maglinis at mag-cultivate sa aking mga tanim ngayon. Umpisahan ko yung talong. Kasi marami na silang bunga, kaso maliliit pa. Pero yung iba na harvest ko na, ito yung mga talong ko ngayon. Lilinisan ko. Yan. Yan. Ito yung bunga niya. Oh. Tapos halo-halo kasi sila eh. Meron pa to, meron siyang sitaw. Tapos sa loob to, meron siyang kamatis. Ayan. Kamatis, sitaw, talong, magkakasama sila. Ayan. Ayan. Masarap na ano. Ito no. Oh. O kaya ilang ilaga lang. Ayan. Ilinisan ko kasi maraming damo. Ayan. May mga damo sila. Ito yung cherry tomato. Namumulaklak na siya. Binigay ng isa kong friend. Ito, mga talong. Ayan, bunga ng talong. Maliliit pa itong mga talong ko kasi late ko na sila tinanim. Ayan. Pero namumunga na sila. Ayan. Ayan, samahan nyo akong maglinis tsaka mag-cultivate. Marami silang bunga. Ayan. Yung maliit na puno eh, tatlo yung ano niya, bunga niya. Wala pang isang buwan na tinanim ko ito kasi yeah. Iko-cultivate ko. Yeah. Yung iba ano, pangit yung dahon nila. Ewan ko kung bakit ganyan. Pero may bunga siya. Yan, malaki yung bunga niya. Oh. Oh. Pero yung dahon niya, para siyang matamlay. Oh. Mahaba. Namumunga na sila. Kahit maliliit. Ito na harvest ko na nung last time yung bunga niya. Tapos ito. Ayan. Ayan. Samahan nyo akong maglinis. And i-cultivate ko siya pala para makahinga. Mas maganda daw ang bunga pag kinukulikot sila eh. Bungka-bungkalin natin. Ganyan lang. Para makahinga. Para lalaki pa sila. Ayan. May mga bunga na eh. Natin yung puno niya. So, ano bang tawag dito? Sukilan. Yan. Sukil-sukilin natin. Yan. Para lalaki yung puno. Pag ano siguro ito, pag lumaki na sila masyado, marami ng bunga. Maliit pa sila eh. Pero kahit na maliit sila, marami na silang bunga. Naka-harvest na ako isang beses.
ano yung mga bunga nila. As mga marami din silang mga bulaklak. Siguro mga 2 linggo to, malalaki na sila. Dadami na yung mga bunga nila. Wala pa kasi silang isang buwan eh. Ganyan lang ginagawa ko. Ganito lang pag-alaga ng mga halaman ko. Sinusong at kinukultivate para mas lalong lalago. Ito yung nagagawa ng ano, quarantine. Ito ka na lang sa backyard. Tumami tuloy yung tanim ko. Padami ng padami kasi wala akong magawa. Kaya bungkal ako ng bungkal ng tataniman ko. Hindi ko naman mauulam ito lahat. Ipoproset ko yung iba. Para may ulamin ako sa winter. Yeah. Ganyan lang. Pag may mga ano, talong kayo, ganito lang gawin nyo. Sungkit-sungkit. Bungka-bungkalin nyo siya. Para makahinga. Dadami yung mga bunga niya. Tapos yung puno niya, lalaki. Itong ano niya eh, yung lupa niya galing dun sa compost ko. Compost. Kaya ganyan sila. Tapos ko ng bungkalin. Ibang variety to. Eh, hindi ko alam kung anong mga pangalan nila. Yeah. Binili nung kaibigan ko. Hindi ko alam ang pangalan. Basta talong na lang. Talong na mahaba. Yeah. Ito naman, pinatubo ko. Opo. Hindi ko pa naisalin. Yeah. At dito naman sa ibang ano, ibang lahi na talong. Ewan ko kung anong lahi yung talong na to. Yung ano niya eh mahahab. Malalaki tong ano dahon niya, oh. Hindi ko alam kung anong lahi tong talong na to. May purple din siya. Ito yung ano binigay ng kaibigan ko din na seeds niya binigay tapos pinatubo ko siya. Ito yung kinalabasan. Kaya wala pa silang bunga. Ewan ko kung ilang buwan pa sila bago sila mabunga. Ganda siyang tignan kasi malalaki yung mga dahon. Ang liit ng kamay ko. Mahaba yung dahon niya. Eh, bungka-bungkalin lang. Nung pag binubungkal ko siyang ganito eh. Ano siya? Malago. Every week ko siyang binubungkal, ganyan. Yeah, ganyan-ganyan lang. Gustong-gusto naman nila. Yeah. Gustong-gusto nilang na
nabubungkal. Ang lalaki ng dahon. Oh. Ewan ko kung anong variety ito. Siguro mahahaba din yung bunga niya. O kaya maiksi. O kaya mataba. Yan. Ang dami niyang lumalabas na sanga. Yan. Sanga-sanga niya. Ito yung pangatlong bed ng talong ko. Tignan nyo. May mga bulaklak na sila. Ito. Pero hindi ko alam kung mahaba yung bunga or ano, maiksi. Namumulaklak na sila. Ito yung mga tinanim ko sa seeds. Yan. Yung may bunga doon sa kapila. Ano na, buhay na nung tinanim ko sila, malalaki na sila. May mga bulaklak na nung tinanim ko yung ibang klaseng talong. Ito yung ano, pinatubo ko lang. Yeah. Namumulaklak na din, pero yung isang bed na talong ko, wala pa silang mga bulaklak. Ito lang. Hindi sila sabay-sabay mamulaklak. Yeah. Malago din sila. Yeah. Yung mga dahon nila, yung lalaki, oh. Mayroon silang kasamang ano dito, ano to, kalunay. Sinamahan ko ng kalunay kasi sobrang init para may kasama silang ano, may shade. Yan. Meron din silang okra na kasama. Yan. Kasama nila yung okra. May mga maliliit pa, may mga mahahapa na natalong. Ganyan lang. Tapos iko-cultivate ko lang sila para ano, makahinga. Gustong-gusto naman nilang na ano sila, nako-cultivate. Yeah. Kaya madami akong talong pag namunga sila. Sana mamunga sila lahat. Para madami akong harvest. Nakakatuwang mag-harvest kung ang dami-daming bunga eh. Yan. Nung last time na nagtanim ako ng talong, ang dami rin bunga na nakakatuwang mag-harvest. Yung isang harvest, isang basket na yung maha-harvest mo. Sana ngayon eh, ganun din para makita nyo kung gaano kadami yung na-harvest ko dito sa mga talong ko. Nakakatuwang magtanim kasi pagising mo sa umaga, yeah, diretso ka na agad dito sa tanim mo. Hindi ka pa nag-aalbusal eh, diretso na agad. Titignan mo na kung gaano kalaki, kung may bunga na sila, namumulaklak, ganyan, kung pwede nang harvestin. Kaya parang ano, magandang pagpalipas oras. Wala kang ginagawa. Nag-i-start na silang mamulaklak. Siguro baka next week, yan, may mga bunga na din sila. Yan. May kasama silang okra. Yung okra ang lago-lago. Maliliit pa yung okra ko eh. Kasi late din ako nagtanim. Yung weather kasi noon eh, minsan malamig, minsan mainit. Kaya hindi ako nagtanim kaagad. Kaya itong mga tanim ko medyo late. Pero okay lang. Madami naman silang maipubunga. Ganyan lang. Kung gusto nyong magtanim, ganito lang gawin nyo. Co-cultivate nyo sila para malago. Lalaki yung mga puno.
para hindi kayo ma-board sa loob ng bahay, magtanim lang. Magandang exercise. Nakakatuwa lang tignan kung namumunga na sila. Nakikita mo yung mga bunga nila eh. Gusto mo, tamnan mo na lahat yung bakuran mo eh. Para marami kang ma-harvest. Dati, kukunti lang yung tinatamnan ko eh. Yan, dagdag ako ng dagdag. Dinagdagan ko yung talong ko. Dati yung talong ko lang, dalawa lang. Ngayon, naging apat na bed. Tapos na tong talong. Punta na tayo dito sa ano, sa Malunggay naman tayo. Ayan. Sa Malunggay, yung Malunggay ko kasama niya yung ano eh, yung kalunay. Para hindi masyadong mainit. May mga kasama sila. Ito yung Malunggay ko. Ayan. Pwede nang mag-harvest ng Malunggay eh. Ayan. Mahahaba na yung ano niya. Pwede nang mag-harvest. Masarap nang ilagay sa ano, sa sardinas. Ayan. Ang laguna nila. Ito, isang puno siya. Pero may mga sanga-sanga. Nagkaroon siya ng sanga. Ito galing sa seeds to eh. Ayan. Sinamahan ko ng kalunay. Yung iba maliliit pa. Yung mga ibang Malunggay ko. Kasi late na silang tumubo. Yung iba, naunang tumubo. Pero sabay-sabay ko silang tinanim. Pero hindi sabay-sabay nagtubuan. Ang sarap lang ano. Sarap lang tignan tong mga halaman mo kung ano na eh. Lumalaki na sila. Tapos magha-harvest ka na 'yon. Sarap sa pakiramdam. Healthy yung mga uulamin mo. Ito nililinisan. Nilalagyan ko din siya lang ng ano. Kino-cultivate ko din sila. Ayan. Para yung puno niya lalaki din. Ayan o. Tignan niyo yung puno nitong ano. Itong Malunggay. Ayan. Malaki na yung puno niya. Tapos yan. Sarap na siyang harvestin. Oh, yan. Ang dami na nilang mga ano, dahon. Isang ulaman na yung dahon nila. Yan, i-cultivate ko lang sila para yung mga yung puno. Sobrang init kasi. Kaya yun, matamlay. Pero pag diniligan mo na sila, kinabukasan, okay na naman. Yung iba, oh, maliliit pa. Bagong tubo. Oh, yan. Hindi sila sabay-sabay. Yan. Pwede nang mag-harvest ng Malunggay. Yung Malunggay ko madami din. Dalawang bed yung Malunggay ko eh. Ito yung isang bed. I-cultivate ko din. Ito yung mga ano, dalawa din yung ano niya. May mga sanga. Nagsanga-sanga sila eh. Yan. Masarap nang mag-harvest ng Malunggay. Yan. Tapos nilagyan ko din ng kalunay. Lahat may kalunay para ano, masaya. Katulong nila sa init yung Malunggay para hindi kagad-agad matuyo yung puno nila. Malago kasi yung kalunay eh. Yan. Itong blackberry ko, naubos na yung ano niya, yung bunga niya. Tapos pinutulan ko siya lang ng sanga para maniba magkaroon siya ng bagong sanga. Yan.
Tapos lalagyan ko sila ng bagong balat. At tapos na tayo mga friend na mag-cultivate sa ating mga tanim. Yan. Ipapakita ko sa'yo yung mga kinultivate ko. Yan. Yan. Ito yung malunggay. Para lalaki yung puno niya. Yan. Dito yung sa kabila. Na-cultivate na. Para yung puno niya eh ano, tataba. Yan. Tapos dito yung ano, yung talong kanina. Tapos na rin nating cultivate. Yan. Ganyan lang. Ganyan lang ginagawa ko sa mga talong. Tapos na dyan. Dito naman sa kabilang talong. Ito yung bulaklak ko. Ilang ang bulaklak ko dito sa likod. Hmm. Yan. Tapos na silang ma-cultivate. Ito naman sa kabila. Ang haba na nung talong. Oh. Pwede nang ulamin. Ay mahaba din pa dito. Ayan, nalinisan ko na. Sana mabunga sila ng marami. Na-cultivate na, nanilisan na. Ito, puro bulaklak. Ayan. Bulaklak. Bunga. Maliliit pa. Ayan, na-cultivate na natin. Dito sa kabila. Dito sa kabila, mas marami sila dito. Haba na itong talong din dito. Oh. Ito kasi, marami sila siksikan. Kaya malago. Sila. Ayan, tapos na tayo mga friend mag-cultivate. Maraming salamat sa panonood mga friend. Hanggang sa muli. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bye!